Okay, what is up mga idol? Welcome sa panibagong video. So, sa video na ito, magpo-full wave tayo ng wave 100. Ito yung wave 100 na kina-custom project natin mga idol. Abangan nyo yung mga video pa nito sa susunod. Alright, so dito meron tayong TTGR na rectifier, regulator rectifier, tsaka 5-pin connector. Kasi papalit natin yan dito sa 4-pin na connector ng stock regulator ng Honda Wave 100. Okay, so ito naman 5-pin ang connector niya, kaya magpapalitin tayo ng connector. And 12.4 ang charging niya. And so kapag pina-under siya mga idol, ang charging niya ay 13.2. Yan. Tapos max niya ay 13.9 mga idol. Yan, tataas pa ng 13.9 yan. 13.9. All right. So yan yung charging niya mga idol sa stock na regulator. So kalasin muna natin to. Yan, kalasin muna natin yung cover ng magneto tsaka ng stator. Yan, may apat lang ang tornilyo nito mga idol. Okay mga idol, kung hindi ka pa nakasubscribe, click mo na yung subscribe button nyo sa baba. Tsaka na yung notification bell, so para lagi kang updated sa mga video na i-upload natin in the future. Mga DIY video, pag-aayos ng motor. Okay, so yan yung stator ng Wave 100. Parehas lang sila ng stator ng XRM110 mga idol. So, kalusin na natin din tong wire nya. Dito sa kabila, yung connector dito. Connector ng primary coil at tsaka ng charging coil. Yan. Ang wire ng charging coil natin ay white, yellow at saka blue with white para sa pulsar natin. Tapos hilahin natin dito para makalasan natin dyan sa motor. Okay, so ito yung half wave stator. Ayan mga idol. So yung half wave stator, ito nakakonekta yung ground dun sa dulo ng winding ng coils. Tsaka yung white at yung yellow. Ayan, mga nakahinang yan dyan mga idol. Yung yellow, yung nasa gitna ng winding. Ito yung ground dyan. Yan ang pagdudugtong natin. Yung dulo ng coil, tsaka yung yellow. Natanggalin natin sa mahinang yan mga yan mga idol. Tapos yung white, yun as is na yun dun. Kalasin muna natin. Tanggalin natin yung mga tornilyo para madali tayo makakapaghinang. Tsaka makakapagputol ng mga wire mga idol. Alright. Okay, so ito na. Putulin na natin yung yellow tsaka yung dulo na nakakabit sa ground wire. Testerin muna natin. So ito tester natin mga idol yung ating winding. Set lang natin dito sa buzzer yan or continuity. Kapag ipinagdugtong natin yung dalawang dulo ng test probe, magkakaroon ng reading mga idol. So kapag nagkaroon ng reading, ibig sabihin meron siyang continuity. Tusok natin dito sa dulo sa ground connection at tsaka dito sa white. Okay, nagkakaroon siya ng reading. So, ibig sabihin, meron siyang continuity. So, magkadugtong siya. Dugtong din natin dito sa yellow. Ayan, nagkakaroon din siya ng reading. Tsaka yung gitna. Winding yan. Yung yellow ay yung gitna. So, putulin na natin to. Kasi, pag pinutol natin yan, magiging floated na yung winding ng ating stator. Okay, so full wave na 'yon kapag pag naputol na natin 'to tapos naidugtong natin dun sa yellow. 'Yon. Kapag kasi half wave, so 'yan, nakaano siya. Nakakonekta siya sa ground yung kabilang dulo ng winding ng stator natin. At so, tatanggalin din natin 'yan, yung yellow dito natin idudugtong. Pagdudugtong, idudugtong lang natin ng kapirasong yellow wire o kaya kapirasong wire. So, tester ulit natin. Ayan, wala na siyang connection. Wala na siyang continuity. Yung black, ayan, sa ground wire, sa ground ng stator, tapos, dyan, connection natin yung red. Dito sa mga connection ng ating mga wire, ng white at saka ng yellow. So, wala na siyang nagiging reading. So, ibig sabihin, floated na yung ating stator. Ayan, kapag pinagdugtong naman natin itong dulo ng winding at saka yung yellow wire, tsaka sa white, nagkakaroon siya ng reading. Ibig sabihin, may continuity siya. Okay.
So itong mga gagamitin natin, cutter, lead wire, lighter, shrinkable tube. Yan ang gagamitin natin dyan, pang insulate. Tapos katirasong wire, pandugtong sa yellow wire, para maidugtong natin sa dulo ng magnetic wire natin or sa coil. Yan, tsaka yung panghinang. Okay, hindi tayo makapaghinang kapag walang panghinang. So ito, tanggalin muna natin yung balat ng copper wire natin or ng magnetic wire. Kasi may balat yung mga idol, hindi didikit yung ano, ay yung lead kapag hindi natin tinanggal. Okay, tapos ito, yung yellow wire, tanggalin na rin natin. Ito sa, ano, sa ginagawa ko is, tatanggalin ko na lang gamit ang hinang. Pwede mo naman putulin yan mga idol. Pero ang gagawin ko is, tatanggalin ko yung hinang habang hinihila ng long nose. Ayan, tanggal na. So ngayon, ihinangan na natin siya ng yellow wire. Bago mo ihinang mga idol, lagyan mo muna ng konting lead dito sa wire para madaling dumikit. Alright. So ganyan lang. Mas maganda kung mas malakas yung panghinang natin. 100 watts yung gamit mong panghinang mga idol. Mas mainit, mas okay. Mas madaling maghinang. Dugtong na natin. Alright. Nakadugtong na. Lagyan na natin ng shrinkable tube. Yan, pang-insulate para hindi siya mag-grounded doon sa ating stator. Initan lang natin para mag-shrink yung shrinkable tube. Yan. Konting init lang mga idol. Kakapit na sa wire natin yan. Tapos, balatan natin yung dulo. Idugtong na natin to doon sa dulo ng magnetic wire natin. Pinutol natin na nakakabit doon sa ground ng stator. Or sa body ng stator. Lagyan din muna natin ng lead wire itong dulo ng magnetic wire. Pag nalagyan natin yan, idudugtong na natin yung yellow wire na dinugtong natin. Yan, lagyan din natin yung kabila. Okay, habang nanonood, click mo na rin yung subscribe button dyan sa baba at saka yung notification bell para lagi updated sa mga gagawin kong video mga idol. Thank you and God bless mga idol. Alright. So, ikot na natin dito. Yan. So, dito natin iikot sa ilalim. Tapos, yan. Pagdudugtongin natin dito. Yung magnetic wire at saka yung yellow wire. Yan. Ipiting ko lang ng long nose para madaling hinangan. Tapos, idikit lang natin yung panghinang para matunaw yung nilagay natin na lead wire para magdikit na yung dalawa. Alright. So, yan. Magkadikit na mga idol. Ngayon, te-test rin ulit natin. So, te-testing ulit natin kung meron tayong continuity. Yan. So, nagkakaroon siya ng reading. Ibig sabihin, meron siyang continuity. Tingnan nyo yung ating ano, tester. So, meron siyang continuity. Ibig sabihin, okay yung ginawa natin. Alright. Yan. Sa dulo ng white, yan, sa connection ng white wire at saka yung ating yellow wire. Yan, dulo yan. Alright, testing naman natin ito sa connector natin. White wire sa white wire. Tapos yellow wire sa yellow ng connector. Yan. So meron siyang reading. Sabihin, okay yung connection natin. Okay, kabit na natin ito mga idol. Lagyan muna natin ng shrinkable tube. Para safe. Safety yung ating hinang. Konting init lang ulit. Tapos, okay na mga idol. Dodlihin natin yan para mas safe. Ayan. Dodlihin natin. Suksok lang. Tapos, konting pisil yan. Alright. Konting init. Tapos, tutupi lang natin yan mga idol. Para super safe tayo sa ating ginawa. Ayan. Pag natuyo yan, matigas na yan mga idol. Alright. Tapos, i-safety lang natin yan sa loob. Kasi pag naka-usili yan, tatama yan dun sa flywheel natin or sa magneto. So, pag umiikot yung magneto, possible na pwede siyang magasgas or pwedeng mabalatan yung ating shrinkable tube. Okay, kabitan natin. Shortcut na natin mga idol. Kung paano natin kinalas, ganun din natin kakabit yung mga tornilyo. Okay. Kabitan natin dito ulit. Then, kabit na natin yung connector. Higpit lang konti. Okay na. Connector na. Next, ito naman. Regulator na tayo mga idol.
Tanggalin natin yung 4-pin connector ng regulator kasi puputulin natin nga yan dahil papalitan natin itong 5-pin regulator. May nabibiling ganyan mga idol sa mga shop, 40 to 50 pesos ang presyo ng 5-pin na connector. Ayan, tansyahin lang natin yung putol para pwede natin magamit. Okay, kabit na natin to. Ayan, 5 wires yung gagamitin natin regulator mga idol ha. Yung may black, red, pink, yellow at saka green. Ayan, yung black dinugtong ko doon sa brown. Okay, malilito mga idol. Iba lang kasi yung wire ng ating connector. Pinagsama ko na yung red at saka black. Kasi yung black, yun yung pang-regulate lang ng voltage ng charging. Alright. Tapos yung pink, sa blue ko i-connect. Yung blue i-connect natin sa white. Tapos yung white, yan, sa yellow ng regulator. Tapos green sa green. Alright. Yan. Okay, malilito. Meron din akong video nito doon sa nakaraan. Pwede nyo rin panoorin mga idol para hindi kayo mahirapan. Alright. So, ayan. I-connect na natin yung red sa red kasama yung black wire ng regulator. Tapos itong blue, pink sa regulator yan nakadugtong. Idudugtong natin yan sa white wire ng charging natin or sa stator. Alright. So, ayan na. Huwag kayo malilito mga idol ha. Binilisan ko na. Inyortcut ko na lang. Naka-tape na yan mga idol. Alright. Ayan. So, safety na natin yan. Okay. So, dito naman tayo mga idol. Sa Wave 100 kasi, yung stock connection niya, yung yellow wire kasi pag naka-umandar na yung makina natin, automatic, naka-on na yung ating ilaw at saka panel light. So, ngayon, tatanggalin natin itong connection dito na yellow wire. Dito kasama yan sa wire ng mga gear indicator. So, yung pure yellow dyan, yung solid na yellow wire. Yan yung tatanggalin natin. Tapos, yan yung i-connect natin dun sa ilalagay nating switch, mga idol. Switch ng park light, panel light, at saka ng headlight. Yan, yung solid wire na yan, mga idol. Yan nakakonect, yan, nakalagay yan sa connector ng mga gear indicator. Yan, Wave 100R to mga idol. Honda Wave 100R. Yan, nakakonekta yan dyan mga idol. Dyan papunta sa panel light. At saka dito sa headlight. Switch ng high and low. Wala kasi siyang switch, yung stock ng Wave 100R. Walang switch dito sa gilid. Sa kanan yan. Kaya bibili tayo ng switch. Kakabitan natin ng switch dyan. So, susunod na video na lang yung mga idol. Hindi na natin isasama dito sa video na to. Kasi masyado tayong hahaba. Alright. So abangan nyo na lang yung video na yan. Malapit na mga idol. So lalagyan natin ng switch yan. Pwede nyo i-rekta din sa pagsusi. Yan, pagsusi. I-rekta mo dun sa black wire ng susihan. Pwede yun. Para hindi, kung hindi ka muna magkakapit ng switch. Kung ikaw ay magpo-full wave. Alright. So nakarekta yung ilaw mo headlight. Alright, so yan na. Full wave na siya mga idol. Abot siya ng 14.2 hanggang 14.4. Yung battery nito mga idol is medyo low, but kasi kanina 12.4 lang. So ang charge niya ay 50% lang. Kaya hanggang 14.2. Pero half rep lang yan mga idol. Alright, so dito na lang yung video mga idol. Thank you for watching. Alright, as always, ride safe and enjoy riding. Stay faithful. God bless mga idol. Peace.